So after a month of weekend usage, suddenly the reverse camera stopped working. Hello guys! I'm back for my second review sa ating Astral head unit. So after a month of weekend usage, suddenly the reverse camera stopped working. Some troubleshooting on our end. First, we check if there's any possible mouse attack. We check the wirings, if naputol ba siya or whatsoever, pero hindi. Okay naman siya. So, next namin ginawa is we reboot the system. Unfortunately, it did not fix the issue. It's still not working. So, our last resort, dinala namin siya kung saan namin siya pinili since it's still under warranty. Isa pa, itong Astral head unit na to, may 1-year warranty siya. So, if ever, nawag naman sana, if ever man na masira, pwede natin siyang ibalik. It's gagawin nila, diba? We went back to where we bought it, sa Aurora Boulevard, Zone 1. After 2 hours of waiting, dun lang nila na-check yung head unit namin. And the verdict was, they had to replace the whole head unit for free. Sige daw po, papak ng preno. Meron talaga to camera. Di ba yung isa wala? Ulit pa. Meron talaga siya, camera lang ang problema. Hindi ko rin na-check eh. Yung paggawa nila this time, medyo mabilis kasi sa una namin pagpapagawa kasi they don't need to change the wirings anymore and it's already socket connected. When they finished fixing it, the reverse camera worked again. You see guys, that's the good thing pag may warranty yung product. Tapos merong after sales service kasi napalitan agad yung Astral head unit namin. Hindi kami na-problema ng sobra. By the way, I just want to address some comments or concerns rather about my previous vlog. Kasi sabi doon, paano kung malabat yung cellphone, edi hindi nagagana yung internet or yung data ng Astral head unit. Again guys, I think all of us or most of us has a USB port sa ating mga cars, diba? So we can charge our cellphones there pag nalobat. A car should at least have 1 USB port. But in my case, tatlo yung USB port ko. Kasi yung dalawa provided ni Astral head unit. And then the other one, built-in na siya sa car. Always bring your USB cables para matcha-charge yung cellphone nyo once na malobat siya. Also, I did tell you na we had a problem with the sound quality, right? So, na-address na namin yung issue yon.
bumili kami ng parametric equalizer and kung ano man yung sound quality na pinaproblema namin before, na ipalik siya ng parametric equalizer. Ito yun, yung bago. Di ba, naka-plastic pa. Hindi ko talaga tinanggal para mapakita ko sa inyo na pinalitan nila. At maganda. Actually, nag-iba din yung itsura ng mismong head unit. Eh. Mas maganda siya compared sa before. So, I think mas modelo to. Itong head unit na pinalit nila. So, lucky, right? Okay, tanggal natin yung plastic. Okay, try natin yung reverse cam, ha? Kung makikita nyo, sobrang nag-iba din yung itsura nung home niya. Hindi ganito eh. Hindi ganito. Hindi pa siya naka-launcher. Hindi ko pa siya na-install ulit ng launcher. So, yan lang yung classic. Classic ng head unit. Aside from that, wala naman masyadong pagbabago. Bali yung output ng head unit nakakabit sa input niya, tapos yung output ng equalizer nakakabit sa amplifier. So as you guys can see, meron siyang 11 na knobs. So may iba't ibang frequency yan, nakadepende sa kung anong gusto niyong timpla ng tunog yung pag-a-adjust nito. So dahil dito, gumanda na yung tunog ng head unit namin. Yung sound check, I'll show it to you guys in my next vlog. And I highly recommend this brand, which is yung Super Ayascar, dahil napakaganda ng quality niya. Okay, next, I'm going to show you some tips and tricks. Unang-una, itong key light button na to, wala siyang, right now, hindi siya nakailaw. So, maliwanag lang kasi, kaya hindi nyo masyadong nakikita kung nakailaw siya or hindi. Pero kapag tinwist mo tong headlight park light switch, ilaw siya. Kaya lang, hindi siya all the time nakailaw. Kapag pag ginalaw mo lang tong switch na to. Pero kapag pinatay mo, of course, mamatay din siya. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya kaya ang nakabukas talaga. Like, naka-steady siyang bukas. So, pag pumunta tayo sa car settings, factory settings, ang default password niya is 8888. Let's go to key light settings. Please open the debug button lamp lights. Okay. Let's scroll down. Make sure that you're going to tick this open light. And then press the back button. Save settings data. Okay. Ta-da! Nakailaw na siya. So, kapag binili nyo kasi tong head unit na to, like unang kapit, unang bili mo sa kanya, hindi talaga siya nakailaw. So, mas maganda, for me, mas maganda nakailaw siya kasi minsan, kapag madilim yung place or sa gabi, kitang-kita mo yung mga buttons. Our next step is to adjust the volume. The default volume. So, every time na nakapatay yung makina, tapos kakasakay mo lang ng car mo, pagbukas ng head unit mo, or pagbukas ng radyo mo, hindi siya nakabuga agad. Alam mo yun, isa kasi nakakagulat kapag ganun, di ba? So, car settings ulit. Scroll down to volume settings. Then, default media volume. So, this time, yung sa akin, naka-19. Adjust natin siya sa 3 lang. So, every time na magbubukas ako ng radio, automatic, number 3 lang yung volume niya. So, it's my choice na kung gusto ko pa siyang lakasan or kung gusto ko pa siyang ina-add.
Ang purpose nun, para hindi tayo magulat. Or kahit yung mga passenger natin na kasama natin sa car, hindi sila magugulat agad. Ma-adjust natin yung volume. Hindi tayo yung tipong pagkabukas pala ng radio, nakabuga na. Sana nakatulong tong second vlog ko about Astral Head Unit. Kasi alam ko, marami pang kulang yung first vlog ko about it. Marami pa kayong naging questions sa comments. But this time, I hope I've answered your questions. If ever na may gusto pa kayong makita na content or recommendation, just comment below. If bago ka sa aking channel, don't forget to click like, share, and subscribe. This has been Stealth. Thank you so much for watching and supporting me. See you in my next vlog.